Hello, welcome po ulit sa aking YouTube channel. This is Reynald Kitchen 47. Ngayon po magluluto po ako ng sinabawang gulay with pritong isda. Meron po ako dito konting okra. Ito na po. Tapos meron akong sitaw. Meron akong sili dito, dalawang piraso. Ito na rin yung ating sibuyas, yung kamatis, at hindi mawawala yung ating luya. At ito naman din ang aking biprituhing isda na ilalahaw ko sa sinabawan kong gulay. Ito, apat na piraso. Pinaghahati ko sa dalawa. Bali, naging apat. At ito naman yung aking, iwan ko lang kung kumakain kayo nito, saluyot. Ito ay maganda sa ating katawan, itong saluyot. At ito naman ay isasama ko itong gulay na to, kasi sayang, baka masisira lang. Sayang, gulay lang din naman to. Yung Chinese cabbage, ito, isasama ko ito. Okay po, tapos na po tayo maghiwa sa ating mga pansahog na gulay. Tapos na pong sitaw, kamatis, sibuyas, luya, at yung okra. At tapos na rin ako maghimay ng saluyot. Ito po, hugas na po ito. At yung ating Chinese cabbage. At ito na po, naiwan na po siya. Okay. Ngayon, magpiprito na po tayo ng isda. Habang nagpiprito po tayo rito ng isda, dito sa kabilang kawali naman, may pinakulo na po akong tubig para sabaw na rin sa ating gulay. Ayun, kumukulo na. Ilalagay ko na po yung sibuyas, kamatis, at saka luya. Okay. Yun na. Hop, bam. Yan ka. Dito ka. Ayun. Okay. Mga remaining gulay, susunod na po natin. Ito po tayo magprito. Ito, mainit na po yung mantika. Okay. Wow. Ganyan ka. Oh. Bam. Yun. Yun po. Itong isdang ito, tinitimplahan ko siya ng asin tsaka paminta. Yung mga kulay dilaw na yan, nilalagyan ko siya ng turmeric powder. Hindi lang siya additional flavor. Pag piniprito po natin siya, wala po siyang amoy. Kasi nga, yung turmeric ang nagpapalo ng amoy ng lansa. Okay? At ito naman, dadagdagan ko pa siya ng iniwang luya. Isasama ko dito sa pagpiprito. Ito pong sikreto sa bahay pag aircon. Kasi ang amoy ng isda i-circulate ng aircon. Hindi niya ilalabas. Kaya buong bahay makakamay prito. So pag nagpiprito tayo, lalagyan natin ng hiniwang luya. Isasabay natin sa pipiprito pag nagpiprito tayo. Hangoy na po natin yung ating prito. Yung ating piniprito'ng alumahan ay malutong na. Okay? Alright. Good. Right. Oh. Right. Right. Oh. Alright. Oh. Oh. Okay. Itong dalawang piraso, aray ko, mainit. Ilalagay ko siya dito. Isasahog natin sa ating sinabawan. Okay, dyan siya. Yun. Oh. Ngayon, ilalagay na po natin yung ating sitaw. Yun.
taol. Yan na. Okay? Haluin natin ng konti. O, at tatakpan. After 1 minute, susunod na po natin yung remaining gulay. Ang pinakahuli, itong mga dahon. Dahil segundo lang po ito. Okay, titingnan po natin kung malambot na ba yung ating sitaw. Kung half-cook na ba. Alright, pwede na. At ngayon naman, isusunod na po natin yung ating okra. Okay, okra. Okra at yung ating saloyot. Yun. Yan. Masarap po itong gulay. Lagi po tayong kumain ng gulay para iwas po tayo sa cholesterol. Yun. After mga ilang segundo, mga 30 seconds habang siyang kumukulo para hindi naman siya masyadong malambot yung ating dahon. Isusunod ko na po ito ang ating Chinese cabbage. Paglagay ko po na dito, sabay i-off ko na yung apoy. Kasi ito, habang nakatakip ito, maluluto na po ito siya. Okay. Ayan na. Oh, bubudburan na po natin siya ng ating pampalasa. Yung ating asin. 1, 2, 1, 2. Okay. Kunti-kunti lang pong asin na una paglalagay natin. Dahil kung matabang naman siya, pwede nating habulin. Kasi pag maalat, mahirap na po siyang habulin. Mahirap na po magdagdag ng tubig sa ganitong niluluto nating gulay. Okay. Ito yung aking paminta. Oh, boom. Kunti pa. Boom. Yun, at titikman na po natin. Ah, lasang lasa. Masarap na siya. Okay? At ilalagay ko na po ito. Ating Chinese cabbage. Wow. Ayan na siya. At nagdagdag po tayo siya ng gulay. Dagdagan po natin siya ng konting asin. Dahil nagkukumpos po ang ating gulay ng tubig. Okay? 1, 2. Okay, enough na. Yun. Okay. At yung pinakalas, yung dalawang pirasong sili. Ayan na. Ito po, ipapakita ko po sa inyo ang aking simpleng gulay at napakasarap at simpleng pagkaluto. At safety po siyang kainin. Healthy and natural flavor. No additional flavor, only salt and pepper. Okay? Para sa muscle man,